channel. So for today's video, i-initiate ko lang sa inyo ang conversion number system. So sa conversion number system, meron tayong binary, base 2, and then decimal, base 10, and then octal, base 8, and then si hexa decimal base 16. So sa number system, yan po ang pagkakasunod-sunod ni binary to, mula sa 0 and then sa 1100. So yan, sundan nyo lang. And then si decimal base 10 from 0 to 10, and then si octal naman from 0 to 13, and then si hexadecimal from 0 to 9, and then letter combination na siya sa alphabet na yung kasunod, and then hanggang sa matapos ang kanyang cycle. Okay, so ngayon kukunin natin ang conversion number ni 1001, and then papunta kay decimal 9. So yan, papakita natin sa next presentation. And then so yan sa conversion number system, so binary to decimal ang ating gagawin ngayon. So ngayon 1001 si binary to base 2, and then si decimal, kaya naka-prepare tayo balangko kung naka-block pa si decimal, so meron na siyang naka-prepare na base 10 dahil si decimal ay base 10 siya. So ngayon kita lang natin kung paano kinuha yung pag-compute, pag-convert into decimal. So yan, ipapakita ko lang muna sa inyo. Then sa pinaka-lower, then equals, then dyan muna tayo. So dito, dahil naka base 2 si binary, so meron siyang 2 raised to the power of 0. So dito yan, 0, 1, 2, 3. Meron siyang raised to the power na nagmula sa 0. And then 2 raised to the power of 0 times 1. So dito yan, kinuha si 1. And then si 2 raised to the power of 1, si 0 dito yung kinuha, and then so on so forth. So ngayon, imultiply natin yan kay 2 raised to the power of 0 multiplied by 1. So sa roll ng binary, binary roll, so any number raised to the power of 0 multiplied 1 is equals to 1. And then dyan, 2 raised to the power of 1 multiplied by 0 is equals to 0. Yan din, 0 na rin yan. And then dito ay mamultiply natin si 2 into 3. So 8 ang result times 1. So 8 pa rin siya. Pag itotal mo yan siya, meron tayong 9. Kaya kukuha natin si decimal 9 base 10. So pwede natin i-check yan ulit. I-convert na naman natin decimal into binary. So yan, dahil may 9 na tayo kay decimal, so divide 2, so meron tayong 4. Okay, so 9 divided by 2 equals 4, and then meron tayong remainder 1. So si remainder ang ating ilalagay sa side para ma-check natin binary. And then yan, ilabas lang muna natin, then ipapaliwanag ko na lang sa inyo isa-isa. Yan. So dito naman, pagdating kay 4, 4 divided by 2 equals to 2. So walang remainder, kaya 0. So si 2 naman divided by 2 equals 1. So walang remainder, kaya 0. Then si 1 divided by 2 equals to 0, remainder 1, kaya natin 1 siya. So ang pag count naman, pag arrange
binary from mula sa baba pataas ang ating arrangement ng number system. Kaya meron tayong 1001 base 2. So yun, nakuha natin ang ating binary. Kaya yan lang ang ating presentation ngayon. So hopefully sa mga nice pang matuto, please subscribe to Manugard channel para updated kayo sa iba pang video. Thank you everyone.